Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Hello po sa inyo lahat. Ito po si Dr. Gary C. at nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Timely po ang ating pag-uusapan. Ito po'y tungkol sa dehydration. Kasi po kahapon, mga bandang alas dos, lumabas ako ng bahay. Nagulat po ako na sobrang init. Nandun na ako sa loob ng kotse. Pagbukas ko ng pinto, parang naramdaman mo na parang may humampas sa yung hangin na mainit. Dig nyo pa nandun sa sauna eh. Kasi kung steam bath yan, medyo moist. Pag sauna, dry. Masakit sa balat. At pinagpawisan ko ng todo. Tapos, konting lakad, parang hiningal ka na dahil sa sobrang init. So, itong pag-uusapan natin mahalaga. Sana po, pakinggan nyo maigi. Huwag nyo pong babaliwalain. At bago natin talakayin ang dehydration, gusto ko munang mag-share sa inyo ng mga bagay-bagay. Lately, napansin ko parang maraming nagagalit sa akin. Inaalam ko, bakit kaya ganito itong mga ito? Ang sabi ba naman, ang dami mong satsat? Bakit bitin? Bakit hindi mo ipaliwanag? Ba't paulit-ulit ka? Tapos, nung tinitingnan ko naman, yung kanilang binibigyan ng komento ay yung mga video na tinatawag na short video. Sa mga hindi po nakakaalam, meron pong tinatawag na short video dito sa YouTube. At ano yung mga short video na yan? Isang minuto lang. Paano ko naman mapapaliwanag ng kumpleto sa isang minuto? So, it's more of a parang reminder o kaya parang announcement. Ganun ang ginagawa ko. Halimbawa, ito. Nag-post po ako ng short video na 1 minute lang. Ang title, 10 sampu na pinagbabawal sa mga may alta presyon. Makikita nyo po dyan, no? Di ba may nakalagay watch full video. So, ibig sabihin, panoodin mo yung buong video at nakalagay doon yung bawal at dapat nakainin at inumin. Ngayon, kumplinin nyo po yan, lalabas isang minuto lang at sinasabi na meron po mga 10 pinagbabawal sa mga tao may alta presyon. Ano mga bawal kainin, ano yung mga bawal inumin, at ano naman yung mga dapat. Sa pagsabi pa lang nun, baka isang minuto na yun, di ba? Ngayon, kung mapapansin nyo po, dyan sa bandang ibaba, so makikita nyo, di ba, bawal at dapat kainin at inumin. Sa bandang baba niyan, o palakihan natin ng konti, ito. Sa baba niyan, makikita nyo po, di ba, may picture ko na maliit. Yung picture ko po nung ako high school. At makikita nyo, Gabay sa Kalusugan. May nakalagay doon, no? Kulay berde sa likod noon. Click, created from. Tapos nakaturo doon sa baba. Created from Gabay sa Kalusugan. Di ba, nakalagay? Palakihin pa natin, baka naman may mga lola dyan at lolo na hindi nakikita. Ayan po, created from Gabay sa Kalusugan. Ibig sabihin po niyan, pindutin nyo lang po yan. At pagkapindot nyo, pindot ng pindot, ito po ang lalabas dyan. Yung kabuuan ng video. Yung 10 pinagbabawal ng doktor sa mga may alta presyon. So panoodin nyo na ngayon yung buo na yan. Kasi po sa 1 minute, hindi mo mapapaliwanag yung 10 pinagbabawal na yan. Ayan, ngayon nalaman nyo na, no? May nagsabi dyan, ang dami mong satsat, bakit hindi mo pa ipaliwanag? Kasi pinanood niya 1 minute. Pagkatapos may isa doon, bobo ka, gusto mo lang ng views, asus Maria Josep, bakit ganon? Siyempre, di ba parang binibigyan ko nga kayo ng pointer o reminder. So meron doon topic na mayoma, may topic doon tungkol sa mga diabetes, mga kidney problem, mabulang ihi, mga vaginal odor, pinapaliwanag ko doon. Ngayon, nabibitin sila at nagagalit. At minsan kung ano-ano pa sinasabi, minsan naman yung pagkakamali nyo, parang naghahanap kayo ng madadamay. Ibig sabihin, ikaw na nga yung ing dyan. Pagkatapos ako pa pinagsasabihan nyo ng kung ano-ano, ha? So, matuto ka. Okay, so please, sundin nyo po yung mga advice ko. Basta short video, tingnan nyo po yung nakalagay sa ilan na created from. I-click nyo po yun at nalabas na po yung buong video paliwanag. Okay, so punta na tayo sa dehydration. Okay, ready na ba kayo? Student, ito na po. Alam nyo po ba na tayo po, lahat tayo, 75% ng ating katawan ay tubig.
So pag nagkaroon ng pagkukulang dyan sa 75% na yan, halimbawa naging 50% lang ang tubig mo sa katawan instead na 75, eh may mararamdaman ka na yan. At ano yung mga yon? Pag-uusapan natin. Water makes up about 2/3 of our healthy human body. The normal water content of the body, pag nabawasan yan, nagkakaroon ka ng imbalance o na-upset mo yung balance ng minerals sa iyong katawan, yung mga salt and sugar. Ngayon, ano mangyayari? Maapektuhan po yung buong function ng inyong internal organ. Maapektuhan ang brain, maapektuhan ang heart, maapektuhan tiyan, maapektuhan ang liver, ang kidney, lahat. Lahat po, damay. Kasi kailangan ng ating katawan ng tubig para gumana ng maayos. Ngayon, sa panahon ngayon na tag-init, ang number one na dahilan kung bakit bumababa ang tubig sa katawan natin ay dahil sa sobrang pagpapawis. Maraming dahilan na pwedeng mabawasan tayo ng sapat na tubig sa katawan. Pagpapawis, pag-iyak, pagsusuka, pagtatae at sobrang pag-iihi. Yan ang mga pwedeng maging dahilan para kayo ay magkaroon ng fluid loss. Di ba? Alam nyo naman lahat yan, di ba? Pag nagtatae, ilang beses dumumi, 3-4 na beses, tingnan mo, nangihina, lalo na kung di uminom ng sapat na tubig. Minsan nga, uminom naman ng tubig, pero kulang pa. Baka may kailangan pang idagdag. Yan ang papaliwanag ko sa inyo ngayon. At mahalaga to. Dahil ngayong summer, maski wala kang ginagawa, pinapawisan ka. Paano pa kaya yung mga nagtatrabaho na nakabilad sa araw? Paano yung mga nagtatrabaho, halimbawa mga traffic enforcer, o yung mga iba pa, yung mga jeepney driver, maski sabi mo nandun sila sa loob ng jeep nila, nadidehydrate din at marami pang ibang trabaho na nabibilad sa araw, di ho ba? So, pag mainit ang panahon, natural, papawisan ka. Pag nasobrahan ka ng physical activity, o kaya nagdieta ka na hindi ka na umiinom ng sapat na bilang ng tubig, hindi ka pa kumakain ng mga pagkain na matubig na tinatawag. So, ano unang mararamdaman mo? Siyempre, pag medyo kulang ka sa tubig, nauuhaw ka. Sunod, nangihina ka at matindi kang pagpawisan. Pag meron ka nitong tatlong to, nauuhaw, nangihina, at pinagpapawisan dahil sa sobrang init ng panahon, hindi malayo na may susunod pa mangyayari. Hihimatayin, tataas ang blood pressure, kaya nauuso ngayon ang heat stroke. Tingnan nyo po ang mga hospital, mga emergency room. Mapapansin nyo po ang dami pong dinadala doon na mga pasyente na may kinalaman po sa sobrang init ngayong summer. At sangayon sa PAGASA, lalong iinit pa sa mga darating na linggo. Kaya please, pakinggan nyo maigi itong lecture na to. Ano yung mga symptoms of dehydration? Bukod doon sa sinabi kong uhaw, andyan na natutuyo ang lalamunan nyo at napansin nyo, pakonti ng pakonti ihi nyo, pati ang kulay ng ihi nagbabago, nagiging mas darker. Okay. Symptoms of dehydration, pag mild dehydrated ka na, andyan na yung blood pressure nyo, pwedeng tumaas o pwedeng bumaba. Ang heart rate nyo, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba rin. At ang body temperature nyo, pataas ng pataas. So, tingnan nyo, sino makakaisip dehydration pala ang dahilan na tumaas ang blood pressure o bumagsak ang blood pressure? Iba-iba, depende sa pasyente. Ganun din ang heart rate, bumilis o bumagal. May isip nyo ba yon? Ngayon, pag severe na, eto na yung mga papansin nyo, bukod sa dry mouth, tuyo na yung balat nyo, irritable ka na, lightheaded, para kang lutang, decrease o minsan hindi na umiihi. Pwedeng dark na dark ang kulay ng ihi, pinupulikat, sumasakit ang ulo, naduduwal, pakiramdam mo, nasusuka. Matindi dyan kung pagsasalita nyo ay parang nagbago. Because of dehydration, may confusion ang isang tao. Hindi makapag-isip, mahina memorya, lapses ng memory. Hindi makatulog at biglang hinihimatay. Ito na po yung mangyayari pag severe. So, severe dehydration, pangihina, litong-lito, pwede magkaroon ng biglang kidney shutdown or kidney damage, brain damage, or even death. Ngayon ang tanong, baliwala ba itong pinag-uusapan natin? Ilan ang senior citizen kaya na dinala sa ER, na stroke, heart attack, nahilo, nahimatay dahil pala sa dehydration? So, ang tanong, who are at risk? Sino mga tao na pwedeng mas matinding magkaroon ng dehydration kaysa sa iba?
Number one, bagamat lahat pwede ma-dehydrate. Mas common ang dehydration sa mga sumusunod, mga babies, mga batang bata, young children, older adult, mga tao mayroon ng talagang taglay na sakit tulad ng mga trangkaso at iba pa. Mga tao may chronic diseases, diabetic, kidney problem, hypertensive, high cholesterol, mga may arthritis, at yung mga taong very active na nagtatrabaho sa labas o nabibilad sa araw. So ngayon, alam nyo na kung nasaan kategorya kayo dyan. So dapat mag-ingat po tayo. So review natin, ano yung ulit yung mga pwedeng sign na ikaw ay nadidehydrate? Number one, uhaw. Number two? Two, dry, sticky mouth. Number three, hindi ka umiihi ng marami. Number four, dark yellow ang inyong ihi. Parang malapit na pumunta sa orange juice o tsaa. Number five, tuyo ang balat at malamig ang balat. Number six, sumasakit ang ulo. Number seven, muscle cramps o pinupulikat. Pagsibir, ito po, wala ng ihi. Super dark na ang ihi. Mapapansin mo tuyong-tuyo ng balat. Hilong-hilo. Mabilis ang heartbeat. Mabilis ang paghinga. Malalim na ang mga mata. Hindi makatulog. Lack of energy. Confused or litong-lito, irritable, at fainting o hinihimatay. So sa bata, baka iba naman. Kasi mga bata, lalo na kung sanggol, hindi naman dadaing yan. So ito ang pwede niyong bantayan. Tuyong-tuyo na ang bibig, pati ang lips, pati dila. Hindi na siya naglalabas ng luha maski umiiyak. Tuyo ang diaper ng higit 3 oras na. Malalim din ang mata, ang cheek lubog, soft spot, no, malambot sa may bandang bunbunan, okay? Diyan sa may dito sa may noo halos. Sleepiness, lack of energy at irritable yung bata. O ngayon, ang tanong, alam nyo ba na yan na i-sign na pala ng dehydration? Eh so siyempre kung dehydrated, anong gagawin? Uminom ng tubig, di ba? Pero pag severe dehydration, medical emergency po yan. Hindi pwedeng mag-self-therapy ka lang sa bahay, self-treatment. Kailangan dalin agad sa ospital. Dahil ang treatment yan ay maaring kailangan ng mga swero o mga gamot na kailangan padaanin sa ugat. Ngayon ang tanong, ano dok ang pinakamabilis na paraan para maalis o gumaling agad sa dehydration? Yung pinakamabilis, syempre uminom ng tubig. Sa una pa lang na naramdaman nyo yung mga sinabi ko, panunoy yung nalalamunan, nauuhaw, eh wag ka na maghintay kung ano-ano pa, uminom na maraming tubig. Ngayon, may mga iba na kailangan ng hindi lang tubig. Kailangan mga tubig o mga inumin na may mga electrolytes na tinatawag. Ang magandang halimbawa, sports drinks, yung mga ininom nyo. Eh, marami namang, isa-isa na natin, Gatorade, Pocari Sweat, yan, mga energy drink yan, di ba? Mga sports drink. Bawal uminom ng energy drink, ha? Sports drink ang sinasabi ko. O kaya yung mga oral rehydration solution, may nabibili niyan yung mga sa mga bata, Pedialyte, di ba? O kaya mga tableta hinalo sa tubig, mga Hydrite. Lahat yan, pwede. Pero meron mga bagay na pwede nyong gawin sa bahay lang. Eh paano kung midnight nangyari yan at na-dehydrate ka? Eh tapos, wala ka nang mabilhan na malapit na drugstore ng mga nabanggit ko. Wala kang supermarket. Ito gawin nyo. Ayan. Do it yourself. DIY. Oral Rehydration Solution o ORS. Ang gagawin nyo po, ayan, sundin nyo lang po yung nakasulat dyan. 1 liter of water. 6 teaspoon of sugar. 1/2 teaspoon of salt. So, 1 liter ng tubig. 6 na kutsarita o kaya 3 kutsara. O, 2 kutsara pala. Ay, hindi, 3, tama. Kasi ang 3 teaspoon is 1 tablespoon eh. So, 2 kutsara ng sugar at kalahating kutsarita lang, ha, kutsarita ng salt. Halu-haluin nyo yan. Yan na, inumin nyo.
Tinuturo na sa inyo, gawin nyo na lang po yan. Hindi na nyo kailangan bumili ng mga oral rehydration solution, yan na mismo. Okay? So, ano pa? Maglilim, magsuot ng mga damit na maluwag. Siyempre, huwag kayo magpapa-expose sa init ng araw, lalo na ngayon, no? Alas 10 pa lang ng umaga hanggang mga alas 5. Doon ka lang sa shaded area. Mamasyal ka sa mall. Inom maraming tubig. Kung takot kayo magkaroon ng mga heat stroke, ice bag sa noo, ice bag sa batok, sa kilikili at sa mga singit, punasan ng bimpo o maligo ng cold water, makakatulong po yan to prevent na humantong pa tayo sa dehydration, mapunta sa heat stroke. Okay? So, sana may na-share po ko sa inyo, no? At yung mga hindi pa nakasubscribe, Gabay sa Kalusugan, Dr. Gary C. Subscribe and click the notification bell. At yung palagi kong linalambing sa inyo, I Heart GSK, i-comment nyo po dyan sa baba, sa comment box, as a sign na nagustuhan yung aking paliwanag. Okay? Ako po si Dr. Gary C. Maraming salamat sa inyong mga nanood. Sa mga hindi nanood, manood kayo next time. Di ba? Ako po si Dr. Gary C. ang inyong gabay sa kalusugan. Maraming salamat po. Bye-bye!